part 4. Happy Saturday! My God, ang saya-saya ng araw ko. Well, thank you sa mga nangyari kagabi at sa ginawa ng mahal ko dahil sobrang ganda ng tulog ko. Kaya bilang pagbawi, ay ako na magluluto ng almusal. Sa sobrang ganda kasi ng tulog ko, napaaga lang naman ako ng gising. Mga alas 5 lang naman. Yun lang, hindi ako nakakaramdam ng antok dahil hindi ko rin alam kung bakit. Dahan-dahan akong tumayo sa kama ko para naman hindi magising ang ibang bakulaw na to na humihinik pa. Lalo na ang isang di naman ang palaya pero napaka-bitter. Inihanda ko na ang susuotin kong pambahay lang dahil wala naman akong gagawin ngayon. Dumiretso na ako sa CR at nagsimula na mag-asikaso. Pero ganun na lang ang matinding gulat ko dahil sa nakita ko. Gusto kong sumigaw at maiyak. Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag ang nararamdaman ko. Tulala at halos manginig ang kanang kamay ko na dahan-dahan kong itinaas at malayang nahawakan ng aking pisngi. Gusto kong maiyak sa nakikita ko sa loob ng CR. Anong krimen bang matatawag rito sa nakikita ko? Kung krimen lang siguro ang pagiging diyosa, ay habang buhay na siguro ako makukulong sa puso niya. Napailing na lang ako at saka nagdesisyong titigan ang pagtitig sa salamin dahil masyado na akong gumaganda. Inasikaso ko ng sarili ko habang pikit mata kong iniisip ang mga nangyari kagabi. Langya? Nahiya pa siya eh. Pwede naman niya akong halikan sa pisngi eh. Ay naku, mahal ko. Hindi naman niya kailangang mahiya. Tumatanggap ako ng halik. Matapos ang pag-aasikaso ko ay nakita kong tulog pa rin yung mga kapatid ko. Kaya kinuha ko ang cellphone at saka lumabas sa kwarto. Napakatahimik lang ng buong bahay kapag nahihimlay silang lahat. Kaso ang boring lang din kapag ganitong malaki ang bahay pero kaunti lang ang tao. Kaya nga gusto ko na magkaroon ng apat na anak pataas kay Cedric eh. Para naman maging makulay ng mansyong to. Dumiretso agad ako sa kusina at saka nagsimulang maghanda ng mga ingredients. Bumungad sa akin ang napakaraming sack sa mga gulay, lalo na ang karne. Kaya no choice akong yun ang kunin ko. Pero syempre, bago ako maghanda ng lulutuin, ay nagtimpla na muna ako ng kape para magising ako kahit papaano na hindi niya ako gusto at walang halos etchos. Matapos ang isang oras ay sa wakas tapos na rin ako. Isang oras ang tinagal dahil sa sosyal ng mga almusal rito, kagaya ng itlog, bacon, walang kasawa-sawa na hotdog, ang paborito nilang sinangag na kanin. At syempre, sinamahan ko ng paborito kong sopas. Alam ko naman na marami ng kakain, kaya dinamihan ko na para naman ganahan sila sa pagpasok ng trabaho, kung meron man. Kailangan rin naman kasi nila ng mainit na sabaw. At sakto pagising ng mga yun. Inihanda ko na lahat ng kubyerto sa mahabang mesa para bumaba na sila at lalamo na lang sila. Kaya ako'y dumukot muna ako ng isang hotdog para kay Cedric at saka iyon nilang takan. Pumunta na muna ako sa sala para naman makapagmahinga ng mga kamay ko at makaupo man lang. Kaya habang nakatunga nga, ay binuksan ko na lang ang malaking screen sa harapan ko at humanap ng movie roon. Unang bumungad sa akin ng Harry Potter. Type ko siyang panoorin. Kaso nga lang sobrang tagal niyan. Baka mamaya tapos ko nang panoorin lahat ng yan. Di pa rin ako mahal ni Cedric. Eh di nonsense lang din. Hay nako. Scroll lang ako ng scroll pa ibaba. Hanggang sa may napukaw ng atensyon ko. Her Untold Feelings? Ano to? Pagkakabasa ko sa title nito, dark ang cover nito, at ang babae itim lang ang mukha. May busal ang bibig nito na kung saan butas ang parte ng dibdib nito, kung nasaan nakalagay ang puso. At isa pang kapansin-pansin ang dalawang kamay nito na hawak ang itim nitong puso na may tulo pa ng dugo. Masyado akong na-curious kung ano yon. Kaya sinimulan kong pindutin iyon.
Biglang bumungad ng isang magandang babae na tumatakbo sa isang kagubatan. Marami kasing puno sa scene kaya feeling ko nasa gubat siya. May hawak itong maliit na basket na parang wala namang laman. Tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo pero dahan-dahan siyang huminto. Ang anggulo ay nasa mukha na ng babae ang biglang lumungkot. Maya-maya pa ang anggulo ay napunta sa isang lalaki at sa isang babae na nasa kaparehang scene lang na naghahalikan. Kaya siguro malungkot yung babae dahil doon. Maya-maya pa ay ngumiti ang babaeng kaninang tumatakbo at saka may kinuha sa loob ng basket. Bumungad doon ang kutsilyo na makintab pa at saka ngumiti sa dalawang nasa harapan niya. Maya-maya pa ay ang anggulo ay nasa isang babae at lalaki na bigla na lang nagsalikihan ng mga mata at tumisik ang mga dugo sa damit nito. Ang anggulo ay nasa mukha na ng babaeng nakangiti kahit na rumaragasa ang dugo sa bibig nito. 1355? Am I not enough? Sabi ng babae na pinipilit labanan ang sakit na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Here, take it. Nakita kong inaangat nito ang kanang kamay at nakita ko roon ang tumitibok na puso na biglang naging itim ang buong screen. Kalokohan yung pinapanood mo, Danica. Halos mapatalon ako sa sobrang gulat dahil sa boses ni Liam sa tabi ko na nakatayo. Napansin kong hawak nito ang remote control. Eh, hawak ko yun kanina eh. Bakit mo pinatay? Kakain na tayo. Kanina ka pa tinatawag nito ito, Obet eh. Kaso tulala ka rito. Tapos para kang tanga na titig doon. At isa pa, mongoloid ka ba? Tingin mo kapanipaniwala yung napapanood mo? Sabi nito na inilagay na ang remote sa harap ko. Maganda na nga eh. Pakailamero? Tumayo na ako at saka kinuha ang tasa sa medyo dumiretso sa kusina. Laking gulat ko dahil naroon na silang lahat, ngumunguya na at nilalantakan ang mga niluto ko kanina lang. Ganun ba ako katagal na wala at naubos agad ang iba kong niluto? Mga patay gutom talaga, maliban kaila tita at tito. Good morning! Bakit mo naman naisipang magluto? Bungad sa akin ng tito ko. Kaya nga, hindi ka naman nagluluto ah. Mahinang sabi ni Bianca sa akin habang pinapapakang hotdog. O baka naman suhol to. Kasi diba, pinauwi mo kami dito na walang dahilan. Wika ni Liam na naglalagay ng sopa sa maliit na plato. Kung diba naman bobo eh, sa plato naglalagay ng sabaw? Bobo talaga. Ang dami-daming mangkok dito. Una sa lahat, Liam. Bukal sa loob ko magluto ng almusal. Ano bang masama riyan? Eh gusto ko magluto. At isa pa, kailangan ko ring matuto magluto ng iba't ibang klaseng pagkain, no? Sabi ko sa kanila habang sumasandok ng sopas. Baka kasi maubusan ako eh. Lahat pa naman sila nilalantakan ng sopas ko. Bakit? Para kapag nagsama na kami ni Cedric sa iisang bahay, ako na mag-aasikaso sa kanya. Ganern. Pangarap ko talagang pagsilbihan siya. Yung tipong pagising niya, ako mismo magluluto ng almusal. Tapos paghahandaan ko siya ng baon. Tapos ako maghahanda ng susuotin niya. At syempre, ako na rin na magtatanggal ng damit niya kapag maliligo siya. Para bongga. Asa, di papatol sa'yo si kuya ah. Magpigil ka, Danica. Seryoso? Yun ang dahilan mo? Biglang sabat ng kapatid ko sa kanan ko. Oo naman kapatid. Palibhasa kasi, ikaw gusto mong pinagsisilbihan. You know what? Ayaw naman lalaki ng ganun. Kahit syempre pagod sila sa trabaho, kaya gusto nila pagdating sa bahay magre-relax lang sila. Seryosong sinabi ko sa harap ng kalbal ko. Natigilan pa ito at tumawa ng kaunti. Don't fool me, Danica. Alam kong pagdating ng asawa mo sa bahay nyo,
Alam ko mas doble ang pagod na dadanasin ng asawa mo sa'yo. You know what I'm saying? Sabi nitong umiti sa parting dulo at saka tumayo. I go ahead now. Salamat sa pagkain. Pagpapaalam nito at saka ko narinig ang tawa nito habang lumalabas ng kusina. Visit? Bakit ba lagi akong talo doon? Pakshet siya. Inirapan ko na lang ito at saka itinuloy ang pag-inom ng sabaw. Pero may isang mahabang kamay ang dumakwat sa hotdog na nasa tapat ko. Hoy! Nakakailang hotdog ka na? Tanong ko kay Jairo na natigilan pa. Ito pa lang. Si Liam kayang nakarami rito. Sabi nito sabay subo ng kinuha niya. Ang daya? Isa pa lang nakakain ko. Ikaw pala nakarami eh. Ilan na bang hotdog mo? Tanong ko sa kanya, dahilan para matigilan siya sa pagsipsip ng sabaw. Oy, isa lang hotdog ko. Makabintang to? Eh, bakit sabi marami raw? Nakita mo ba hotdog ko? Bastos nito? Tito Obet oh, pamangkin mo. Bastos? Bakit? Sira ulo ka, Liam. Sari-saring bulungan ang narinig ko mula sa ibang lalaki, habang ang iba ay nakakunot pa. Magsasalita na sana ako, pero napansin kong tumayo si Cedric habang hawak ang kanyang cellphone. I'm sorry for interrupting you guys, but I have to go. This is urgent, I'm sorry. Thanks for breakfast, Danica. Pamamaalam nito at saka nagmamadaling umalis. Saan na naman ba pupunta yon? Akala ko stay-in muna siya rito. Iniwan na naman ako. Ituloy niyo ng pagkain niyo. And please Liam, tigil-tigilan mo na yung tungkol sa hotdog na yan. Pananaway ni Tita Zenny sa kanya. Kaya napailing ito at saka mahinang tumawa. Bukod sa Shanghai, nahihiwagaan na rin ako sa hotdog na bigla na lang nawawala ibang klase. Roses are red, violets are blue. Mula nung ipanganak ako sa mundo, alam kong para lang ako kay Cedric. Roses are red, violets are blue. Ang lahat ng tumutol ay walang Shanghai sa kasal ko. Roses are red, violets and blue. Magkakateka, mali. Ang pangit pakinggan eh. Ulit na lang from the top. Roses are red. Ano ba? Nakakabingi ka naman. Huwag ka nga maingay, Danica. Natigil ako sa pag-iinsayo ko dahil sa pagsaway ni Bianca sa akin. Problema mo, nagpa-practice ako rito eh. Eh kasi naman eh, hindi ako makapag-drawing na maayos. Ikaw kasi paulit-ulit. Ano ba yung nire-recite mo? Tapos ka na naman mag-aral eh. Iritang sabi nito na nakalingon na sa akin at saka binitawan ang lapis at humarap sa akin. Nandito kami ngayon sa isang kwarto lang para sana mag-drawing ng mga new design. Ang kaso nga lang, di talaga ako makaisip ng disenyo kaya nagsulat na lang ako ng tula para sa aking mahal. Ang kaso, baka hindi ko maibigay sa kanya to dahil hindi ako kontento at isa pa, hindi ako sure kung tama bang ginagawa kong tula. Eh kasi naman, may English tapos Tagalog at isa pa. Kanina ko pa iniisip kung paano naging blue ang violet o kaya paano naging violet ang blue. Nakakairita taga mag-isip ng ganito? Irerecite ko sa harap ni Cedric. Bakit? Pangit ba? Sobra, Danica. Ang sakit kaya sa tenga. Sabi nito at saka tumayo sa upuan. Saka humiga sa kama na nasa harapan ko lang. Paano ba kasi manligaw? Di naman ako marunong eh. Tsaka ayoko namang magtanong kay Lakeus kasi baka mamaya pagtawanan ako ng mga yun. Sabi ko na mahina lamang para hindi marinig ng mga tao sa labas. Agad ring napatayo si Bianca at saka tumingin sa akin na pagkalaki-laki ang mga mata. Ikaw? Nanliligaw? Oh my! Seriously? Ikaw na mag-purpose move? Sabi nito na nakaturo pa ang daliri sa akin na parang nandidiri pa. Oo, ano bang masama roon?
Meron ba? Muling tanong ko at this time, iritadong tumingin ako sa akin at umira pa. Minsan lang siya ganyan kaya kinakabahan ako sa sasabihin niya. Yes, at sobrang pangit tingnan. Look, Danica, okay lang naman magkagusto, pero sana huwag umabot sa ganyan. Alam mong sayang lang yan sa oras. Walang kasiguraduhan, Danica. Ni hindi natin alam kung papansinin ka ba ni Kuya Cedric o di naman kaya, mas lalo lang siyang lumayo sa'yo. Pagpapangaral nito sa akin at base sa pananalita niya ay naiirita na ito. Eh, bakit ka nagagalit? No, I'm not. Sinasabi ko sa'yo na tigilan mo yung kalokohan na yan. Ayos lang naman magkagusto, Danica. Pero sana alam mo yung limit mo. Alam mo dapat kung hanggang saan ka lang. At alamin mo dapat kung kailan ka susuko pagdating sa ganyang bagay. Ayokong umabot sa puntong manatili ka na lang sa ganyan, sa paghahabol. Trust me, Danica. Masasayang lang ang oras mo sa paghahabol. Bakit hindi mo subukan yung mata mo at puso mo para sa iba? Marami naghahangad na makuha ka, pero hindi mo yung nakikita. Dahil nabubulag ka sa pag-ibig ng taong alam mong hindi ka kayang mahalin. I'm sorry, Danica. Magalit ka man sa akin, okay lang. Ayoko lang dumating ng araw na pagsisihan ng bagay na ginawa mo ngayon. Mahabang sabi nito na hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ipapasok sa utak ko. Iiwan muna kita rito. And one more thing. Ikaw at ikaw pa rin ang may control sa lahat. Hindi mo kailangan sundin ang mga sinabi ko. Pero sana, handa ka kung ano man ang kinalabasan ng mga ginawa mo ngayon. At sa mga gagawin mo palang, okay? I love you, Danica. Sa kaniya ko dinampian ng halik sa pisngi. At ang huli ko na lang narinig ay ang pagsara nito ng pinto. Halos maibagsak ko na lang ang katawan ko sa kamang hinigaan kanina ni Bianca dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Ewan ko kung meron ba siyang dalaw ngayon kaya ganyan siya kasungit. O baka naman, mali na talaga ang ginagawa ko. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa bigat ng hangin dito sa loob ng kwarto. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok ng lubusan ang mga sinabi ni Bianca sa akin. Minsan kasi kapag gumagawa naman ako ng mali, eh wala namang nangyayaring masama sa akin at wala akong pinagsisisihan. At isa pa, hindi ko pagsisisihan ang paghahabol na ginagawa ko. Masaya naman ako eh, masayang nasasaktan. Trust me, Danica, masasayang lang ang oras mo sa paghahabol. No, hindi. Napatakip na lang ako dahil sa mga nagbabalak pang ilabas ang bunganga ko at nasubunutan na lang ang sarili. Ibinagsak ko ang sarili kong katawan sa mismong kama at saka parang baliw na iniikot-ikot ang katawan. Hihinto, titingin sa kung saan-saan, iikot ulit, tapos paulit-ulit na lang akong nasasaktan. Ayos, Danica. What's going on yun na ba? Bakit ba nagugulo ang utak ko dahil sa mga sinabi ni Bianca? Feeling ko talaga may tama sa sinasabi niya kanina. Pero hindi ko alam kung ano roon. Siya pa rin naman ang nagsabi na kontrolado kong sarili ko. So meaning, ako pa rin ang masusunod. Tama, ako ang masusunod. Kaya ngingiti-ngiti akong bumangon kahit na hindi pa rin lubos na naiintindihan ang lahat na sinabi ng kaibigan ko. Iniwan ko na lang ang mga kalat namin ni Bianca dahil may gagawin dito si Liam at siya rin naman ang maglilinis. Pagkalabas ko, ay kaunti lang ang tao sa sala. Hinanap na mata ko si Bianca pero wala siya. Nasaan na ba yun? Uy, nag-away kayo? Bungad sa akin ni Liam habang inangat-ngat ang hawak nitong mansanas. Nino, si Bianca syempre. Alangan namang si Kuya Cedric, eh wala namang kayong label nun. Abat punyeta to? Inirapan ko itong nilagpasan at saka umupo sa sofa na katabi niya lang. Si Bianca? Hindi naman kami nag-away eh. Bakit? Nakasimangot eh. Sinungitan nila si Jiro at Martin. Kaya ayun, na-depress yung dalawa.
Sabi nito na tawang-tawa pa, habang walang habas ang inangat niya at ang pagkaing hawak. Ah, baka naman meron siya ngayon. Meron? Nang alin? Nang dugo malamang? Sabi ko rito at saka kinuha ang magasin sa harapan ko. Napakunot na lang ako dahil sa pagkunot nito at titig na titig sa akin. Dugo? Lahat naman ng tao may dugo ah. At isa pa Danica, may dugo rin kami pero hindi kami nagsusungit. Pagdidepensa nito sa mga sinabi ko. Alam mo, ang bobo mo. Ang ibig kong sabihin baka may dalaw siya. Sabi ko rito at inaasan na siya ng boses. At sa pagkakataong ito, itumayo na ito at saka inilibot ang ulo at mata. Nasaan ang dalaw? Wala naman ah. Lumayas ka na nga rito. Bawal ang bobo rito. At saka ko inihagis sa kanya ang magasin na hawak ko at saka ito nilagpasan. Nakakainit ng dugo ang araw na to. Napagpasyahan kong lumabas na muna ng bahay at dito na muna manatili sa hasyenda para naman makalanghap na matinong hangin. Katamtaman lang ang hampas ng hangin kaya hindi masakit sa balat. Hindi rin masyadong mainit kaya pwede na ako matulog rito. Pero mas pinili ko maglakad-lakad. Pero napahinto ako dahil napansin ko sa hindi kalayuan sa gawaing kanan sila Jiro at Martin na nag-uusap habang namimitas sa mga dahon sa mismong inuupuan nila na bigla ring lumingon dahil siguro napansin nila ako. Danica! Biglang sigaw ni Martin kaya naitaas ko ang kilay ko. Bakit? Ano ginagawa mo dyan? Isa pa tong bobo. Nakatayo malamang. Mukha ba akong lumalangoy? Sigaw ko rito para marinig niya at napansin kong tumawa si Jairo. Bakit? Mukha ba may tubig dyan para lumangoy ka? Tanong nito sa akin pagbalik na sumigaw rin. Tanga ng mga tao ngayon? Napakapiloso po. O eto, tanggapin nyo. Kinuha kong katamtamang laki ng bato na nasa gilid at saka ibinato iyon isa-isa sa kanila. Uy aray! Bawat bato ko ay si Jairo lagi ang natatamaan. Imbisa si Martin at maya-maya pa ay nakita ko na lang sila na tumatakbo papunta sa likuran ng bahay. Kaya ibinaba ko ng ibang mga bato. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.